Diyan sa Senador, ako po, kung ako ang tatanungin mo, if you seek my unsolicited advice, Idol Rafi, diyan ka na tumakbo. Maganda yan, no? You run as a senator, independent ka man, o may sasamahan ka ng partido, kahit doon ka sumama sa partido ni Manny Pacquiao, no? Pero careful ka lang kapag doon ka sumama kay Manny Pacquiao at ikakampanya mo si Manny Pacquiao, baka mabawasan yung moto mo, no? Rafi Tulfo, makikipagbanggaan ba kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at tatako bilang Vice President sa May 9, 2022 elections? Ito ngayon ang mainit na pinag-uusapan sa mga kapihan sa buong bansa pagkatapos po na kumalat yung balita na si Idol Rafi Tulfo ay maari pong magiging katambal ni Senator Manny Pacquiao sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas in the May 9, 2022 elections. Alam po natin na si Rafi Tulfo ay isa ngayon sa pinakasikat na mga radio and TV personalities. Sumusulat din ng column, no? At maraming natulungan, no? No doubt about that. Pero kung tatakbo siya bilang Vice President sa ngayon po, dudang-duda po ako. Kasi kahit anong kasikatan niya ngayon, no, sa social media, ay hindi po yan matatranslate, yun po ang expression doon. Hindi yan makukonvert sa boto. Dahil iba po yung mga paghanga ng mga fans ni Rafi Tulfo at iba rin po yung pagtingin sa kanya bilang isang leader, no? Hindi po nangahulugan na marami siyang mga subscribers sa YouTube at followers sa Facebook, ay lahat na ito ay talagang bilib sa kanya, sa kanyang kakayahan na magiging leader at yun nga bilang Vice President, lalo na po at yung makakabangga niya sakaling totoo yan ay mismo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon, naku, parang ibabangga mo ang sarili mo nito sa malaking bundok na puro bato, yung itim na bato. Idol, no? Mag-isip-isip ka muna, no? Pero meron po akong nakuha na balita na mukhang hindi yan matutuloy, no? Dahil may isang insider dyan sa TV5, ayon po sa isang nabasa ko na report, ay hindi matutuloy yan, no? Ang pagtakbo ni Idol Rafi sa pagka-Vice President, kundi tatakbo siya bilang Senator of the Republic of the Philippines as an independent. Yun daw ang napag-usapan, no? Dahil nagpaalam na daw siya sa management ng TV5 na hanggang Pebrero na lang, no, ang kanyang mga programa dyan. Dahil nga po under the Omnibus Election Code, bawal po sa isang radio, TV, and newspaper personality at kasama na rin dyan po yung social media na magpapatuloy pa sa kanyang mga programa pagpasok ng campaign period na ito po ay mag-uumpisa sa Pebrero 2022. Senador na lang daw, no? At hindi siya tatakbo sa kahit anong partido but as an independent. Mas maganda yun, Idol, no? Kapag ganun, ako ay naniniwala na malaki ang chance mo. In fact, yung mga survey na papakita, Idol Rafi, na papasok ka kapag senador ang tatakbuhan mo. Pero kapag Vice President, duda talaga ako doon. Duda talaga. Sa ngayon po, ang aking paniwala is President Duterte is unbeatable. Unbeatable yan, lalo na po sa pagka-Vice President. Dahil yun po ang damdamin ng taong bayan ngayon. Gusto ng taong bayan na continuity. At gusto nilang makita na mananatili pa sa pwesto si Pangulong Duterte kahit na lang Vice President. Kasi naman kapag lalo na po ang malakas po ang paniwala ngayon ng taong bayan na kung sino ang magiging katambal ni Pangulong Duterte, no, as presidential candidate, mananalo yun, no? At sa mga survey nga, nangunguna yung kanyang anak na si Mayor Inday Sara Duterte Carpio with 28% yung pinakahuling survey, habang si dating Senador Bongbong Marcos naman ay pangalawa, no, na sa
I think 14 to 16%, no, yung kanilang pinakahuling survey. So number one and number two ngayon si Mayor Inday Sara at si BBM. So kahit sino sa kanilang dalawa, kahit sino sa kanilang dalawa ang pipiliin ni Tatay Digong na magiging katambal niya, ay sure win yan dahil nga po magsasama-sama yung norte, no, solid north at ang solid south. Eh Mindanao po, nako, hindi mo yan mabubuwag ngayon, no. Talagang solid the solid Duterte yan. Yan nga po ang pinahayag ng Social Weather Station na talaga po ang pinakamalaking support para kay Pangulong Duterte ay diyan po nanggagaling sa Mindanao, no. Si Manny Pacquiao kasi kapag pumayag si Raffy Tulfo, no, na doon siya sumali sa grupo ni Manny Pacquiao at tatakbo ito bilang vice presidential candidate, eh hindi naman po sa pagmamaliit sa kakayahan ni Idol Raffy. Magaling naman siya, no, as a journalist, pero wala po siyang karanasan, no. He lacks the experience, no, the training, the educational background para po na maging isang mabuti, magaling at mahusay na public servant, no. Sa media po eh madali lang yan, no. Hindi po kasing hirap. Mahirap po, ibang-iba po ang pagtatrabaho, ang paghahawak ng malaking responsibility katulad ng vice president. Eh senador, hindi kailangan ng masyadong karanasan diyan, no. Eh kaya si Dito Lapid nandiyan, eh Bong Rivillian nandiyan, Manny Pacquiao nandiyan, no. So diyan sa senador, ako po, kung ako ang tatanungin mo, if you seek my unsolicited advice, Idol Raffy, diyan ka na tumakbo. Maganda yan, no? You run as a senator, independent ka man, o may sasamahan ka ng partido, kahit doon ka sumama sa partido ni Manny Pacquiao, no? Pero careful ka lang kapag doon ka sumama kay Manny Pacquiao at ikakampanya mo si Manny Pacquiao, baka mababawasan yung boto mo, no? Kasi lahat na tao ngayon, Digong Duterte, yung bukang bibig, no? So it is very hard for any politician sa ngayon po, no, it is very hard for any politician na kukontrahin mo si Pangulong Duterte. So yan lang po, Idol Raffy, no. Advice lang po sa isang mas matanda sa iyo na tumagal na rin po bilang political analyst, no, at yun lang po, no, po ako sa lalawigan ng Iloilo bilang provincial administrator, no, naging chief of staff, naging isang congressman, naging editor. Kaya siguro naman baka mabigyan mo ng bigat, no, ang aking mga payo sa iyo. Ako muli si Manuel Boy Mejorada. Magandang araw po sa inyong lahat.